Magandang umaga mga kapamilya. Magkapet, pandasal muna tayo. Ako si Risa Singson Kaupeng, Editor-in-Chief ng Kerygma Magazine. Napaiyak ako nang natanggap ko ang nakapanlulumong balita. Ang binatilyong anak ng kaibigan ko ay nagpakamatay. Buhay pa ang binatilyo nang nahanap siya ng mga pulis. Ngunit pagkalipas lang ng ilang oras sa ospital, siya'y namatay din. May at maya akong pinagdadasal ang mga magulang at kapatid ng binata. Di ko maisip kung anong matinding paghihirap ang dinaraanan nila, lalo na't sila'y may malalim na pananampalataya sa Diyos. Ngunit napakaganda ng ibinahagi ng isang pari sa aking kaibigan. Meron daw isang taong tumalon sa tulay at namatay nang nalunod siya sa tubig sa ilalim nito. Ngunit mula nang siya'y tumalon hanggang sa sandaling tumama siya sa tubig, yun daw ang palugit ng kaawaan ng Diyos. Naniniwala ang aking kaibigan na binigyan ng Diyos ng ilang oras ang kanyang anak upang magsisi at matanggap ang mga sakramento bago siya pumanaw. Kapamilya, hindi natin malilimitahan ang pagpapatawad ng Diyos. Ang kahabagan niya ay sariwa bawat umaga. Manalig tayo sa Kanya at umasa sa Kanyang pagpapatawad. Tayo magdasal. Panginoon, walang maliw ang inyong pag-ibig. Kahit gano'ng kagrabe ang aking kasalanan, mas dakila pa rin ang inyong pagmamahal. Amen.